What's up? Kamusta mga Bok? This is Boktan. At welcome back para sa panibagong video. Ang bakbakang Ryan Garcia at Javier Fortuna. Pag-usapan natin yan mga Bok. Pero bago ang lahat mga Bok, don't forget to click that subscribe button at ang ating notification bell para maging updated kayo sa ating mga future uploads. What's up mga Bok? Pag-usapan po natin ngayon ang bakbakan sa pagitan ni Ryan Garcia at Javier Fortuna. Official announcement mga Bok, kinumpirma ng Golden Boy Promotions at The Zone nitong nakaraang Tuesday na tuloy na ang laban. Ito ay magaganap sa July 9 at dahil may halos 3 buwan pa po bago mangyari ang laban, ang venue ay kasalukuyan pang pinag-uusapan. Ang rising star nga po na si Ryan Garcia ay may pro boxing record na 21 wins, 18 dito ay via knockouts, walang talo, edad 22. Kailangan depensahan ni Ryan Garcia ang kanyang interim WBC lightweight title kontra sa former WBA super featherweight champion na si Javier Fortuna. May pro boxing record ito na 36 wins, 25 dito ay via knockouts, may 2 talo, edad 31. Marami pong mga boxing fans ang nagsasabi na umiiwas daw si Ryan Garcia sa mga malalakas na boksingero at ang talagang balak lang nito ay kumita ng malaking pera. Sinabi kasi ni Ryan sa kanyang mga huling interview nitong nakaraan na balak na niyang magretiro sa boxing sa edad na 26. Kaya walang duda na naghahanap na ito ng one-time big-time na laban bago niya wakasan ng kanyang boxing career. Dahil kung ating matatandaan mga Bok, ay nagkahamunan nga po noon si Tank Davis at Ryan Garcia para sa iisang laban. At noong isinasaayos na nga po ang laban ng dalawa, ay biglang nagbago ang isip nitong si Garcia na mas gusto niya daw kalaban si Manny Pacquiao dahil dream fight niya daw ito. At alam naman natin mga Bok, na pipiliin niya talaga si Pacquiao kasi mas malaking pera ang kikitain niya dito. Kaya isinantabi ni Garcia si Davis para labanan si Pacquiao. Subalit sa kasamaang palad, hindi nga ito natuloy dahil mas gusto ni Pacquiao labanan si Mikey Garcia. Sumuling bumalik si Ryan kay Davis, ngunit may nahanap na nga pong kalaban itong si Davis. So sa madaling salita, wala nang natirang laban si Ryan Garcia na magbibigay sa kanya ng malaking perang inaasahan nito bago siya magretiro. So ngayon mga Bok, dahil nag-utos ang WBC na labanan ni Ryan Garcia si Javier Fortuna, ay obligado siyang sundin ito dahil kung hindi ay babaklasin sa kanya ng WBC ang kanyang interim title. Si Fortuna po ay ranked number 2 sa WBC at ito din ay kasama sa top 5 na malalakas na boksingero sa lightweight division. Magiging magandang laban nito mga Bok. Kapag nanalo kasi si Ryan Garcia kontra kay Javier Fortuna, ay magbibigay kay Ryan ito ng magandang ratings at standing para hamunin ng title fight ang WBC lightweight champion na si Devin Haney at pwede niya ring hamunin ang WBC franchise lightweight champion na si Teofimo Lopez. Pero bago ang lahat ng yan mga Bok, ay dapat munang maipanalo ni Ryan Garcia ang kanyang laban kontra kay Javier Fortuna. At marami po ang naniniwala na magiging delikado daw umano ito para kay Garcia. Isang malakas na southpaw fighter po kasi si Fortuna at kung sa experience lang ang pag-uusapan ay di hamak na nakakalamang ito. Kaya magiging delikado na laban ito para kay Ryan, kaya kailangan dyan daw talaga ang mag-ingat. At kung mananalo po si Ryan kontra kay Fortuna ay magbibigay sa kanya ito ng karapatan upang hindi siya tanggihan ni Devin Haney at Teofimo Lopez. Gayon din kay Fortuna, magbibigay din kay Fortuna ito ng pagkakataon para muli niyang maibalik sa dating katayuan ng kanyang boxing career. Hanggang dito na lang mga Bok, ano pong masasabi nyo? Don't forget to subscribe at laging tatandaan, sa Bok Time, it's sports time! Maraming salamat mga Bok!